Nagpapatuloy ng hangarin na matuldukan ang insurhensiya at ang paglaban sa communist terrorist group. Nagsagawa ng espesyal na pagpupulong ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 10 sa 4ID Headquarters Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City nitong Pebrero 6. Pinangunahan ni RTF LCAC Technical Working Group Chairperson Major General Wilbur C. Mamawag ang pagpupulong kasama sina Commodore Jeronimo Bautista Tuvilla, Commander ng Philippine Coast Guard District ng Northern Mindanao, at Director Myla Faye Aurora B. Carino, ang Regional Director ng National Economic and Development Authority 10. Dumalo din si Brigadier General Ray Buenaflor Alemania, Commander ng 2nd Mechanized Brigade of Armored Division Philippine Army, kasama ang General Staff at iba pang mga opisyales ng 4ID. The whole of nation approach, meaning through Executive Order 70, also known as the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, we tie up kauban na mo tanang ahensya sa gobyerno, including non-government organization and the communities themselves, mga tao. Kauban na to pag-address sa mga less privileged or marginalized communities. Kung itawag po nato sila mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kaugnay nito, tinalakay din sa naturang pagpupulong ang mga paksa hinggil sa CAPDEV o Convergence Areas for Peace and Development, mga tagumpay ng 4ID sa nakaraang taong 2022 at iba pang mga paksa na una nang napag-usapan sa pagpupulong ng Technical Working Group noong Abril ng nakaraang taon. Nagpahayag ng lubos na pasasalamat si Major General Mamawag sa mga inisyatibo at plano ng Technical Working Group at sa pagbibigay ng buong suporta sa Joint Task Force Diamond na nagbunga ng napakalaking tagumpay. Napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino. Jay Habas, 4ID News.